Matalung, isa sa mga probinsya ng Leyte. Galing sa salitang matahum na nangungulugang maganda. Magagandang mamamayan, magagandang tanawin. Tara't sumama kayo para sa isang paglalakbay na tiyak na di mo malilimutan. Hi guys! Magandang umaga mga ka-highlighters. Mabuhay! Ngayon ay nandito tayo sa lungsod ng Matalom, Leyte. Samahan niyo kami dahil pupunta kami sa mga magagandang lugar na at tanawin dito sa lungsod na perfect para sa tag-init. Ang una nating destinasyon ay ang Jubilee Cross. Tara't sumama kayo! Maganda talaga dito guys. Mga 30 minutes darating na kayo dito sa tinatawag nilang Jubilee Cross. Wow! Madalas yung daan dito guys, pero worth it. Napakagandang tanawin dito guys. Makikita mo lahat, halos excuse me, halos ano, lahat ng tanawin. Kita niyo yung nasa likod ko, yan ang view niyo. Ito. Moosh. Ito guys, nandito na tayo guys, pinakamain sa tinatawag na eh. Jubilee Cross. Wait, hinihingal ako. Dito guys, ito yung tinatawag natin, Jubilee Cross. Kitang-kita ang tanawin. So, dito sa Jubilee Cross guys, actually kanina pupunta sana kami dito mga ano, madaling araw. Kaso, mga Filipino time kami. Kaya, instead na madaling araw, pumunta na lang kami dito ng what time na ba? Anong oras na ba? Mga 1 PM na. Tsaka, ang maganda dito guys, kasi makikita mo yung tanawin, lalo na ang Canigao Island, at tsaka makikita mo rin doon ang Batu Leyte, tsaka ang ganda ko. At dahil tapos na tayo dito, pupunta na naman tayo sa susunod nating destination! So ngayon, nandito po tayo sa St. Joseph Parish Church. Ito ay isa sa mga sikat na simbahan ng Diocese of Maasin na makikita rito sa Matalom. Maraming mga turista ang pumupunta rito dahil sa tanging gandang kadlay nito. At pati na rin ang kasaysayan nito na nagmula pa noong panahon ng mga Kastila.
ang St. Joseph Parish ay isang lumang simbahan. Ito ay itinayo noong panahon ng kolonisasyon ng mga Kastila at may malalim na koneksyon sa kasaysayan ng Matalong. Ito ay isang mapayapang lugar kung saan maaari kang mag-meditate sa pamamagitan ng panalangin. Makikita din rito ang isang bell tower kung saan may nakasabit na tatlong malalaking kampana na nagmula pa sa panahon ng mga Espanyol. At alam niyo ba, ayon sa karamihan, ang ginamit daw na pandikit sa mga bloke ay walang iba kundi ang puti ng itlog lamang. Nakayanan ito na may panatiling tayo ang simbahan ng ilang dekada at pati na rin sa mga dumaanang lindol. Dahil tapos na tayo dito, pupunta na tayo sa susunod nating destination! Ang water po dito ay napakalamig. At saka malinaw. At perfect sa tag-init. So, time to swim! Bye-bye! Locked in a stalemate, man bars no old. Locked in a hard place, it's battery control. At dahil tapos na tayo dito, pupunta na tayo sa ating susunod na destination! So nandito na tayo sa ating huling destinasyon sa fresh air. So ipakita ko sa inyo ang kanilang magandang cottages at napaka-fresh ng kanilang air. Kung gusto mong magkaroon ng lugar na mapaglilibangan habang sa presyong simoy ng hangin, punta ka sa Fresh Air Beach. Dito, sa Fresh Air, maraming cottages na pwedeng irenta at isang open room para sa mga special na events. Ito ang perpektong destinasyon para ipagdiwang ang anumang okasyon tulad ng family gatherings. Isa itong perpektong spot lalo na sa tuwing sunsets. Dagdag pa dito, ang malamig na hangin ng beach ang nagbigay inspirasyon sa pangalan nito. At dito po nagtatapos ang aming travel vlog. Salamat! Kita kids! Bye-bye!